Hello guys, magandang araw sa lahat. At na topic ko na to guys is sa so sa una yung pinakita ko na pinatayan siya sa school ng ano ng ilaw. Ngayon pakinggan natin guys yung ano yung paliwanag niya pa kung paano ginawa sa kanya sa school yung nangyari na yun guys. So, grabe guys yung paghanga ko sa babae na to. Babae na siya ngayon kasi ano na siya, transgender na siya ngayon. Pakinggan natin guys ha. Oh, magandang-magandang gabi po sa inyong lahat, hapon po sa inyong lahat. Ito po si Sasha Rogado Sasset ng For the Mother That Blood. At nandito po ako ngayon sa Las Marinas, Cavite, sa venue po ng graduation ko. Kamusta po kayong lahat? Okay. Shoutout ko lang yung mga kaka-tuning pa lang. Ayan, kamusta po kayo? In other words, tumuloy po ako sa graduation. Dala ko po ay imitado. At in the middle po ng acting speech, katulad na rin po ng threat po ng may-ari ng venue na ang Church of God. Ang may-ari ng venue ng Church of God. Ang ginawa po nila, sa mga hindi po kanina nakapanood, at 6 p.m. po kahapon, ang may-ari ng venue ay tinreten po ang graduation ng mga bata. Nakapag sinipangalan. Southern Philippines Institute of Science and Technology. Alam niyo na yon. Sila po ay miniting kagabi ng mga alas 6 ng mamunuan ng organisasyong ito. At ang kanila pong sinabi sa kanila ay hindi po daw nila papayagan na matuloy ang graduation ng mga bata ngayon kung ako po daw ang speaker. At ang naging dahilan po nila ay dahil isa po daw akong LGBT at isang BBM supporter. So ako po ay na-double cancel bilang isang LGBT at isang BBM supporter. Ngayon po, sila po ay nanindigan. Sabi po nila is itutuloy pa rin nila, pero nagmatigas po ang pamunuan ng Church of God dito sa Cavite. Ang ginawa po nila ay patuloy po nilang tinreten ang eskwelahang ito na kung hindi po daw papalitan ng speaker, maghanap na lang po daw sila ng ibang venue with less than 24 hours. Wala po sa kontrata po nila na dapat ang Church of God ay may pakialam sa programa. Wala po. Hindi po natin alam kung bakit saan kumukuha ng lakas ng loob ang Church of God na ito. Kung saan po kumukuha ng lakas ng loob ang Church of God para gawin ito. Hintay nyo po ako po, pinapaalis. Huwag daw ayan, po dito. Alam nyo guys kung makikita nyo yung mga guard, pinapaalis siya. Expression natin. So, tinreten po nila ang eskwelahan na hindi itutuloy. Ngayon, kumuha po sila ng ibang speaker at ang ginawa pa po ng Church of God, kailangan po daw ay may approval nila ang susunod na speaker. So hanggang buong araw po ngayon, sila po ay tinitreten ng eskwelahang ito. Ganito kuya, magpaliwanag ka. Ano sinabi nyo? Ito ba kausap nyo? Ano pong sinabi ninyo? Wala kayo sinabi? Wala po kayo, ma'am. So hindi tinitreten? So hindi po kayo, hindi po tinitreten ng eskwelahan? Okay. So hindi po daw ipagpapatuloy. So ang sabi po nila, pag ako po daw ay magsasalita, kung ako po daw ay magsasalita, papatayin po daw nila ang ilaw at ang sound system at papaalisin ang mga tao. Ngayon, makikita nyo po sa live stream ng speech kanina nang ako po ay tumuloy na magsalita. Tinuloy po nila ang kanilang threat sa eskwelahang ito. Pinatay po nila ang ilaw, pinatay ang sound system. Ibig sabihin ko, totoo po ang ginagawa ng Church of God na ito na
hindi rumerespeto sa karapatang pantao, hindi rumerespeto sa kontrata, at ginagamit ang kanilang kapangyarihan upang mapaniil ng mga tao. Dito po ito nangyayari ngayon sa Dasmariñas, Cavite. Nagbayad ako ng 2.5, kundi walang nangyari. Pinatayan kami ng ilaw sa, ano, pinatapos ang servisyo ng anak ko. Nagtiis ako maghapon sa initan. Nagbabiyahe ako ng center, ma'am, para makagraduate lang ang anak ko. Ngayon, pinatapos ang servisyo ng anak ko. Di ba ang saklap? Kahit sinong magulang sasama ang loob sa ginawa nila. So, pa kami kain maghapon. Pinapunta kami dito ng maaga. Ngayon, wala kaming kain-kain. So ako po ay nananawagan kay incoming Vice President Inday Sara Duterte na incoming Secretary ng Department of Education na sana po ay bigyan niyo po ng magandang venue ng graduation o kahit post-graduation ang mga batang ito. Dahil ito po ang ultimate cancellation. Ito po ang cancel culture at work. So sana po, dahil hindi po natapos ang kanilang graduation, sana po ay may pagpatuloy po sa kahit saan o kahit i-refund na lang itong pinayat ng mga magulang. So ito po, sa Church of God, sa Dasmariñas. So tinuloy po nila yung threat nila na papatay ilang ilaw at papatayin ang sound system. So, at ako po ay pinalabas kahit ako po ang guest speaker. At gusto po nilang makialam sa programa ng graduation kahit ito po ay wala sa kontrata. So, ayun lang po. Panoorin niyo po ang live na nakapost po sa aking page at makakita niyo po ang ang ginawa po ng Church of God sa graduation po ng mga batang ito na naghintay po ng 2 taon upang makatapos. Maraming salamat po. Ito po si Sasor Carlos Sasot ng For the Mother and Blood at tinatawagan ko po ang provincial government ng Cavite. Kayo po ay may anti-discrimination ordinance. Sana po ay gamitin ninyo ang batas laban sa ginagawa ng organisasyon na ito na nasa inyong lungsod. Maraming salamat po. Ayan guys, di ba nung isang araw pinakita ko na sa ano kung paano siya pinatayan. Grabe po yung ano. Ayan, marami pong salamat sa manunod nito at ingat po tayo lagi at God bless sa ating lahat. Tayo ay magkaisa na po. Wala na yung cancel. Wala na yun. Isang kulay na lang po tayo. Kulay Pilipino. BBM.